Ako si Sam. Mayain, parating nagtatago sa dilim at hindi pala kaibigan. Maraming tatanong kung bakit ako palagi nakakulong sa isang silid na binabalot na kadilim. Daig ko pangaraw ang preso. Ang kaibahan nga lang, ang preso ay nagkasala sa batas. Pero ako, walang batas na humatol. Hindi ako nakasakit ng ibang tao, kundi voluntaryo kong kinulong ang sarili ko dahil sa mapanglipustang gawain ng mga tao. Kaya heto ako, nakakulong sa dilim pero masaya naman. Dahil mag-isa ako sa lugar kung saan pakiramdam ko'y malaki ng mundo. Marami siguro nagtatanong kung bakit ako nandito. Teka, magbibilang ako ng rason. Isa, dalawa, ay mali pala. Iisang rason sa iba't ibang sitwasyon. Yung itinuturing kong paaralan ng pangalawa kong tahanan, na aking komunidad, sabi nila, dapat raw kumalingan sa akin. Doon ko naramdaman ang labis na kalungkutan, doon ko nadamaan kung anong pakiramdam ng kutyain, iwasan at maliitin. Ako si Sam, biktima ng bullying. Laman ako palagi ng kwentuhan at bulungan, kahit saan ako magpunta. Parang pansit kanton. Parang yung kulay niya, parang kulay asa Sam. Gusto ko magkaroon ng mataas na self-confidence. Pero yung mga taong dapat kasama ko mag-build nun, sila yung mas nagpahababa sa akin. I want to express my own self through fixing my hair. Fix na ba? Pero sabi ng iba, mas ginulo ko lang ang buhay ko. Bulot sa alot! Nasubok yan! Ano to? Bulate? Uwag? Mukha kang adik! Noong una, hindi ko pinapansin. Pero kasi, sa pagtagal ng panahon, doon ko nare-realize na hindi na tama, na masakit na. Gusto ko lang naman ilabas kung anong gusto ko. Gusto ko lang naman magpakatotoo. Pero bakit binubuli pa rin ako? Kaya simula nang kutsoyin ako ng mundo, doon ko sinabi sa sarili ko, na kung hindi ako mahal ng ibang tao, ako na lang magmamahal sa sarili ko. I give all love to myself. Pilit akong ikinahon ng lipunan sa standards na hindi ko naman talaga gusto. Hindi naman talaga iyon ang totoong ako. Gumawa ako ng sarili kong mundo, yung lugar na alam kong ligtas ako. Mula sa pangutya at sa mga salitang sakit na binabato sa akin ng lipunan. Kasi kung hindi nila kayang tanggapin kung sino ang totoong ako, nandito naman ako para tumanggap at magmahal sa sarili ko. Hi, ako si Sam. Masaya nagtatago noon dito sa lugar kung saan ang aking comfort zone. Kinakasan ko ang mundo at hindi hinarap ang mga taong nangungutya at nangubuli sa akin. Dito ko nahanap ang kapanatagan ng aking loob. Iniwan man ako ng mga tao na nanatili pa rin akong matatag dahil kasama ko ang sarili ko. Iniwan man ako ng buong mundo, pero andito pa rin ako upang tumanggap at mahalin sarili ko.